야 아양니라 히파니뇨 앙트롬페타. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo, muli po tayo'y tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayo dahil mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, gayon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at sira ang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Ako'y mamamatay na, ngunit malakas na malakas.
Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, hindi ako gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo, saka ng pisngi, iharap mo pa sa kaniya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kaniya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kaniyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong paghindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto,
Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay isang paalala sa atin at isang panawagan na mahalin po natin ang isa't isa. Ipinaalala sa atin ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kaniya ang iyong kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kaniya pati ang iyong balabal. Ipinapahayag dito sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na huwag nating tratuhin ng masama ang mga masamang taong gumagawa na sa atin ng masama. Bagkus, suklian natin ito ng tunay na pagmamahal. Sapagkat kung masama ay susuklian natin ng masama, ang masama patuloy na dadami, patuloy na iikot. Subalit ang masama, pag sinuklian natin ng kabutihan, ang kasamaan titigil at hihinto. Ang magpapatuloy ay ang kabutihan. Dito, makikilala tayo bilang tunay na alagad ng ating Panginoon. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo, kailanman hindi sumagi sa kaniyang puso ang maghiganti. Ang tanging laman ng kaniyang puso ay pag-ibig, awa at pagpapatawad. Uulitin ko po, ang tanging laman ng puso ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay pag-ibig, awa at pagpapatawad. Kaya nga po, ang magpatawad ay napakalaking biyaya, ang makitungo ng mabuti sa iba na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ang bawat nating paggilos at paggalaw, nararapat lamang ipakita natin at ipamalas ang ating nag-uumapaw na awa, kabaitan at pagkakawang gawa. Tanging ang krus ni Jesucristo ang makapagpapalaya sa atin mula sa paniniil ng masasamang hangarin, ng mga puot, paghihiganti at sama ng loob. Tanging ang krus ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang magbibigay sa atin ng tunay na lakas ng loob upang tayo'y manatiling mabuti kahit ang ibang tao masama ang pagtrato sa atin. Ayon nga po sa banal na kasulatan, nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo mula sa lahat ng kasalanan at pagkakasala. Ang Diyos ay naging maawain sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kaniyang anak, ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo naman, tinatawag na maging maawain din sa ating kapwa at kapatid. Patawarin natin ang mga taong nagdulot sa atin ng kalungkutan at pinsala. Uulitin ko po, ang panawagan sa atin sa araw na ito, patawarin natin ang mga taong nagdulot sa atin ng kalungkutan at pinsala. Kaya naway ang maging panalangin natin para sa umagang ito. Ama, bigyan mo po kami ng lakas sa araw na ito upang tumugon sa iyong tawag na magmahal sa iba. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na ipagdasal ang aming mga kaaway sa halip na maghangad ng masama laban sa kanila. Turuan mo kaming mahalin ang
mapupuot sa amin. Ipanalangin ang mga taong patuloy na gumagawa ng masama laban sa amin. Aming Amang nasa langit na nagpapasikat ng araw sa masasama at mabuti at nagpapaulan sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. Sa kahirapan ay bigyan mo kami ng biyaya na maging matiyaga. Sa kasaganahan, panatilihin mo kaming mapagkumbaba. Bantayan po ninyo ang pintuan ng aming mga puso upang wag naming pahalagahan ang mga kasiyahan ng mundong ito. Bagkus magkaroon kami ng pagkauhaw sa iyong makalangit na bayan at pamamaraan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng aming Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kaniyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama, sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkasama-samang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at tugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, D.D. Arcebispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating simbahan. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Mapagmasal, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno,